saan ka papunta? Inahati mo ang mga komunidad. Ngunit inuugnay mo rin. Ano ang aming matutuklasan kapag sinabayan lang namin ang iyong dalo? Ang probinsya ng Laguna ay nagtatamasa ng malaking biyaya mula sa tubig. Ang pamosong Pagsanghan Falls ay isa sa makakapagpatunay nito. Nabiyayaan ng talon ang buhay ng mga taong nakapaligid dito. Gagawin dyan? Sir, yun yung pinaka-boatman station ko na. Paano naisipan na magkaroon ng ganyan? Ang bakero ay centralized na. Dati kasi may kanya-kanya kaming samahan, lokal. Halos 1,000 na raw ang mga bangkang bumabiyahe patungo sa Pagsanghan Falls para matugunan ang pagdagsa ng mga turista mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at mula sa ibang bansa. Ang sistema rito, yung mga bangka na to, walang mga motor. Pero ang bumabatak sa amin, may motor para madaling makarating doon sa rapids. Kasi yun naman ang exciting na bahagi dito sa biyaheng ito. So puro sagwa na. Wala nang motor dito. Wala na po yan. Manpower daw ang ginagamit. Manpower, ha? Bago pa raw nabuhay si Rizal, pasyalan na ito ng mga nakatira sa bayan at tila walang ipinagbago. Anong tawag niya dyan? Pusong bato. Diyan maraming nadidisgrasya. Maraming nadidisgrasya rito? Dito, sa anong ito, anong inaatake. Inaatake sa puso? Oo. Oh. Bakit? Eh, hindi na, yung nakakatakot. Hindi kayang... Yung sobrang hirap. Nakakainit ang nakaupo lang. Kaya... Pero didikit sa kaliwa, kaso puro bato. Eh, di pa naman lampas ng tawa! Pero, tatawid muna kami to, tapos babalik namin dito, ha? Dito muna kayo, sir. Okay. Bakit kayo babalik? Kasi, hindi, para makita niyo po. Ganito lang gagawin namin, oh. Tayo dito. Ah, may buwelo. Ano lang po. Ah, hindi na kayo tatapak dyan sa baba. Okay, okay. Ready? Go! Go!
Okay. Kung makita mo sila, humihingal talaga sila pag pinakalampas sila sa isang lagaslas, no? Kaya dito sila magpapahinga. Sa ibang lugar sa Pilipinas, ang mga biyaya ng kalikasan ay pinag-aagawan, pinag-aawayan at sinisira. Hindi yan ang natuklasan namin dito. Yan, mga daan yan, inaayos nila. Yan? Yan, mga batong yan. Inaayos yan? Ha? Sino nag-aayos? Merong maintenance ng kada isang bayan. Paano minimaintain? Yung araw-araw yung sila naandyan. Nililinis nila? Dumaanan sila. Yung nagbibisita dyan, putahan. Talagang binabaybay nila to para linisin lang? Namumulot sila ng plastic, gano'n? Inaayos nila pati, boss. Pati yung bato? Kada turista, 1,250 pesos ang bayad para sa round trip ng bangka. Pinaghahati-hatian nito ng tatlong bayan na nangangalaga sa turismo ng Pagsanghan Falls. Ang Kabinti, Bumban at Pagsanghan. Gano'ng kahirap ba yung pagiging bankero? Mahirap talaga. Talagang tiyagaan lang. Persado-persado ang mga muscle mo. Talagang, pero sa isang banda, mas maganda. Exercise. Tumutin natin. Ay, bakal na to. Kung wala ito, hindi kayo makakadaan dito. So ito yung minimaintain. Ito yung pinakamahirap. Kasi paakyat eh. So hindi lang bato mga kalaban mo rito, pero yung agos ng tubig. Lakas, oh. Dito ba daan? Dito na tayo sa terminal. Pagsanghan Falls. Okay. Rock and roll. Nagulat kami nang malaman naming wala na kami sa Pagsanghan kundi sa bayan ng Kabinti. Kaya iba ang tawag nila rito. So, nasa loob pala tayo ngayon ng Kabinti, Laguna. Yes. Maraming hindi nakakaalam doon. Tinanggap na rin namin kasi mas popular rin siyang tawagin na Pagsanghan Falls. Pero ito po ito ay ang doon talagang pangalan. At ayon sa libro, ito po ay magtapos po. Kaya raw na ipangalan ng talon sa bayan ng Pagsanghan dahil dito lamang ang daan noon papunta sa falls. Ang Pagsanghan o Magdapyo Falls ang magsisilbing kilometer zero sa aming binabalak na adventure. So ito na, susundan na natin tong tubig na to hanggang dagat. Ang hindi alam ng marami ay yung Laguna Lake ay ang tubig dyan ang gagaling din sa mga iba't ibang ilog na nakapaligid tulad nito, Pagsanghan River. Woo! Kailangan daw humiyaw para malaman ng mga kasalubong na bangka na parating kami. Okay. Itong kayak namin ay tatlong piraso. Okay,
gagamit ako ng kayak sa aking paglalakbay. Walang motor na bangka. Nag-umpisa yung aming biyahe dun sa waterfall na may mga boatman kami, mga bangkero na pagsanghan. Ngayon, papunta naman kami sa lawa, dito sa Pagsanghan River. Kami naman ang magsasagwan. Gamit itong kayak. So, malabas na kami ng ilog at papasok na ng lawa ng Laguna. Mula sa kaayusan ng Pagsanghan River at Magdapio Falls, narating din namin ang Laguna Dibay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Mahirap makapaniwala na sa pinanggalingan lang namin, ipinapatupad ang batas, inaalagaan ang kalikasan, at nagkakaisa mga komunidad para lahat makinabang. Dito sa lawa, tila kabaligtaran ang matutuklasan namin. Pangangalaga sa yamang tubig hindi tumitigil sa paglubog ng araw. Dahil sa dilim, ang mundo'y lumalawak para sa mga taong lalabag sa batas. Kaya't bago pa man sumikat ang araw, abala na ang mga miyembro ng Bantay Lawa sa Bae, Laguna. Ang Bae ay isa sa mga bayang nakapaligid sa Laguna Dibay. Ito na yung headquarters ng Bantay Lawa dito sa Bae, Laguna. Madaling araw sila nagpapatrol, kaya madaling araw din kaming dumating dito. So, para pala kayong paniki, gabi kayo gising. Dito po sa aming tinataguyod ng sa panghuhuli ay deputies po kami ng LLD at saka ng BIPAR upang tulaksiyain ng ang mga illegal na yan. Suro, sikit, haribok, kuryente, yung kahig ng suso, kahig ng tulya. Dalawang bangka ang roronda ngayong umagang ito. Actually, ang nangyayari kasi, basta nakita ang speedboat, itong pangkanan. Alam na nila. Tatakbo na yan. Kaya doon ang habulan eh. Ah, hinahabol yun. Talagang habulan. Hindi sila huminto eh. Maopera lang yung kanilang bangka, yung motor nila tumirik na. Pinapakain yan sa itik. So paano yan hinuhuli? Meron silang pangahin. Bakit bawal yan? Eh pinungaho eh. Kung may damo o bato-bato ang pangitlogan ng isda. Ng isda ay nawawala. So paano sa pakainin yung mga itik nila? Uy, meron ho naman pinch. Eh ginawa yung batas na yon, kami ang nagpapatupad ng batas. Eh talagang bawal. Unang beses pa lang na mahuli ang mangingisdang si Mang Manuel. Bawal daw ang itong ginagawa nyo. Alam nyo ba yon na bawal ito? So ito lang ang hanabuhan nyo ngayon, itik. Hindi na ngayon nangingisda. Hindi na po, naubos. Pinapunta si Mang Manuel ng mga Bantay Lawa sa headquarters. Ere, sabi ko po. Sa di kalayuan, may namataan din ang ikalawang grupo ng mga tanod na nagroronda. Bigay.
namin. Lapitan daw natin yung baka tumakbo. Ito, huli na to eh. This is Charlie. Oh! Wow, gupanda rin! So, ito, huli na to. Oo, nahuli na yan. Yung naka-life jacket na yan, yan ang kasama nila sa Bantay Lawa. So ngayon, pupuntahan natin yung pupuntahan namin yung isa pa. Baka tumakbo raw. Tatlong bangka ang kanilang nahuli, pawang mga taga Victoria, Laguna. Ang bayang nakilala dahil sa industriya ng itik. Mga first-timer at isang suki na. Ito ba yung huli natin ang huli? Oh, yan, yan, yan. Yeah. Okay, talaga makukulit ko, wala nakatigit-tigit kami. Paulit-ulit na lang. Dahil unang beses pa lang nahuhuli si Norlito at ang mag-amang Felix at Placido, hindi alam kung ano ang kanilang kaso. Hindi mo masyasabi. Parang kami gagawin sa handuwa. Wala mo kami makakain. First time ba kayo nahuli? Oo. Okay. Magkakaroon lang tayo ng arrangement doon. Pipirma kayo. Charlie, kami lalaot kami. Dali mo itong tatlo sa ano, sa headquarters. Andun sila kapitong. Pinasunod ang mga nahuling bangka sa headquarters ng Bantay Lawa. Ang tanod na si Charlie pinagbantay sa mas malaking bangka na suki na sa mga kulihang gaya nito. Pagdating ng grupo sa headquarters, naisahan na pala sila. Oh, si Charlie, patulog-tulog sa pansitan. Ano ba? Hindi malinaw kung bakit umalis sa binabantayang bangka si Charlie. Ang malinaw, ang siyang paulit-ulit na nagkakahig sa lawa. Malaya pa rin. Naisahan ka, Charlie. Doon ka na nakasakay. Ito man ay sinusunod lang eh. Ano nangyari? Nakatakas ako. Bakit? Eh, hindi ako pinasakay kay Mambuyo eh. Hindi mo alam natatakas? Hindi ko alam natatakas. Eh, paano yan? Wala. Hindi, sasusunod na lang ko sila. Yung malalaki daw. Malamang tinimbrehan daw na nandyan sila. Ang haba ho. Placido? Dahil first offense, kukumpiskahin lamang ang mga huli at kagamitang pangkahig nila Norlito. Nabibigay pa sila ng itik. Bawal naman, kasi tapat namin. Bawal, hinuhuli din kami. Sino namimigay ng itik? Yung pamahalaan? Oo, mayroon. Wala bang ibang pagkain ng itik? Ay, pitso naman. Pagkaho purong pitso. Malulugi ho naman. Ay, kung ganyan sila, itigil na natin pag-iitik sa Victoria. Ay, saan ko kami kukuha ng kakahigin? Nasa tapat na nga namin, hinuhul. So umagang ito, natuklasan naming hindi nalalayo ang sitwasyon ng lawa sa nangyayari sa lupa. Kulang-kulang ang bantay. Ang kadalasang pang nahuhuli ang mahihirap. Habang ang malalaking isda ay nakakawala. Hindi maikakaila na mahal nila ang itik sa Victoria, Laguna. Kung mag-o-order ng itik sa restaurant, kadalasan sa Victoria nang gagaling. Ang pinakamahusay at pinakamurang pagkain nila, suso na galing sa lawa. Ang susong kinukuha sa pamamagitan ng pangangahi, nalabag sa batas dahil nakakasira sa itlugan ng mga isda. Isda o itik?
kailangan bang pumili? O kailangan lang ng sistema para makinabang lahat? Sa Talim Island, ang iisang malaking isla sa lawa, makikita ang epekto ng paninira ng mga ilegal na pangingisda. Si Jimmy, 3 araw na raw walang huling mauwi sa pamilya. Nang isda po kami, wala naman ang kaibahan. Wala po. Wala po. Dati ba nabubuhay kayo sa dagat? So, kahit po papapal, nakakaraos din po ako. Anong paraan ng pangingisda niyo? Panti? Panti. Pero hindi kayo natukso na gumamit ng kuryente, halimbawa? Hindi po, bawal po yun. Kasi pag yun po yung ginamit namin pang kuryente, lalo po mapupuruyos yung aking pag-ano po. Kasi pagka nga naman po yun ay kinuryente natin, ang isda natin, mamamatay yan. Pag yun, yun ay ikauugis ng ating buhay pag-ano po. Dahil wala na sa tubig ang yaman ng isla, sa mga kawayan sa lupa na lang sila umaasa. Wala mang isda sa lawa, naging fishbowl stick capital of the Philippines ang barangay nila. Ito yung aisle seats, ito yung window seats, ito yung pinaka public transportation nila dito sa Talim Island papuntang Binangonan at walang tulay papuntang mainland, kaya yung ginagamit nilang mga sasakyan hanggang ngayon eh yung mga ginagamit pa noong panahon pa ni Rizal, ito na yung ginagamit nilang sasakyan paalis dito. Dinulad sa Talim Island, ang ibang pook sa paligid ng lawa ay wala ng pampublikong transportasyon sa tubig. Puro na lang sasakyan sa matrapik at maalikabok na kalsada. Wala pa ang SLEX at ibang malalaking kalsada. Ito ang pangunahing daanan papuntang Maynila mula sa Timog Luzon. Ang Napindan Channel. Suso! Mga mangangangig! Dito namin muling nakasalamuha ang isyung natuklasan namin sa Bae at Victoria. Pero suso! Dami ah! Saan yung nahuli yan? Saan galing? Sa lawa lang? Yan ang talagang pagkain ng itik, ano? Oo. Ano ng pitch? Ano yung pamamaraan nyo para makuha yan? Yung iba yung... Kaladkad. Ah, yung kaladkad. Ano yung may lambat? May lambat to. So nilalagay niyo sa sako yan, tapos dinadala na sa sinasakay sa jeep. Truck-truck yan. So lahat ng pinapakain sa itik galing lang dito sa lawa. So dyan lang talaga yan dito, sa Laguna Lake. Ayon sa kanila, ang 3 bangkang ito ay nangahig sa lawa ng Laguna, kung saan galing ang lahat ng mga susong nakikita ko ngayon. Ito lambat, yan bang kaladkad? Kaladkad. Yan ang kaladkad. Okay, tapos siyang humihila dito. Kung ang pagsanghan ay mabato at mabilis ang agos, ang pasig ay malumanay at malalim. Ngunit mas malalim pa noong panahon ni Rizal. Nakakadaan pa rito ang mga steamship galing sa mga bayan ng Laguna. Bumabaw na ang ilog dahil sa lupang dala ng tubig at makapal na basura sa ilalim. Karamihan ng lumang sibilisasyon sa mundo umusbong sa tabi ng ilog. Kung walang ilog Pasig, wala ring Maynila. Ngayon tila binasura na natin ang pusod ng ating siyudad. Kumusta? Oh, awi, kumusta? Glad you could make it. I have to wipe my hands.
Ngayon, ipagpapatuloy namin yung biyahe. Sasakay kami ng bangka. Hindi na yung kayak muna. At kasama ko yung dakilang tour guide ko ng Pasig River, si Paolo Alcazare. Isang arkitekto at urban planner si Paolo. Ang isa sa mga naniniwalang kailangan ibalik sa sentro ng ating kultura ang ilog. Nandito yung mga factory dahil ito nga ang primary means of transport. Pati yung ano, pati yung pag-transport ng paglipat ng mga goods mula rito hanggang sa port by boat. At saka convenient dahil nandito lang yung ilog. Oh. Pag sinakay dito na sa, diretso na sa bangka, diretso na sa Moros. Diretso na sa Manila. At totoo ba na may mga buhaya dito sa Pasig River noon? Eh, sabi nila. Pero ngayon, sinasabi nila biologically dead na siya. Mula nang idineklara itong biologically dead, may ilang proyektong inilunsad para sa rehabilitasyon ng ilog Pasig. Sa Makatwid, mas maayos at malinis na ito. Ngunit ano na ang magiging papel ng ilog ngayon sa ating mga syudad? Hindi bababa sa 3 ferry terminals ang nasaksihan kong wala ng silbi. Ito, isa pa, ang gaganda ng mga terminal, oh. Ito naman yung shape ng bintana, parang may ano siya eh, may design eh. Nasayang lang ang pera at panahon sa pagbuhay muli sa ilog bilang daanan ng pampublikong transportasyon. Mas malawak pa to sa EDSA kasi kung ito yung EDSA nung 19th and 18th century, ang lapad. Actually, sayang siya ngayon eh dahil halos hindi siya ginagamit for transport eh. At alam mo na ito yung major artery nung 17th, 18th and 19th century dahil ang pinaka-importanteng mga structure noon ay nakaharap dito sa Pasig. Lahat ng simbahan from that period, ang mga pasad nilang, harap nila, nakaharap dito sa ilog. Yan ang unang makikita mo. Yan ang landmark ng mga tao, yung simbahan at saka yung tore. Kung maayos nila yung master plan ng Pasig River, ang benefit sa buong Metro Manila, yung increased value ng real estate, yung increased transportation. Habang nagsisiksikan tayo sa kalsada, tapos may ganitong resource na hindi nagagamit. Iba ang natatanaw rito. Mga malalapad na anggulo sa ilang pinakaklasikong gusali sa syudad. Tulad ng Manila Post Office at El Hogar. Pati na ang mga tulay ng Jones, Quezon at Ayala. Importante din, huwag natin i-romanticize yung historic past. Hindi natin pwedeng maibalik yung turn of the century na 1 million lang ang people sa buong Metro Manila. Ang mga problema natin yun, mas malapit, mas grabe. Hanggang dito lang yung biyahe namin sa Pasig. At nagpapaalam na si Paolo. At, pero itutuloy pa rin namin yung biyahe hanggang Manila Bay. Habang papalapit ng dagat, lalong lumalawak ang ilog. At tila bumabaho rin. Ang malinis na tubig na aking nakita sa Laguna, maitim na kapag lumabas sa dagat. Ang huli kong dadaanan ay ang Baseco sa Tondo, isa sa pinakamahirap na komunidad sa Maynila. Salatman sila sa maraming bagay, may isang katangian dito na walang katapat sa iba, kahit sa pagsanghan. Masira man o dumumi ang baligid, may isang bagay sa Maynila ang hindi kukupas. Mula sa Manila Bay, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.